Tumitindig tayo sa kung ano ang tingin natin ang tama. Ano? Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Batiin ko po siyempre ang ating congressman o congressman. Welcome po sa ating huling flag raising ceremony dito sa current site po natin. Sa susunod na linggo ay doon na po tayo sa temporary City Hall facility po natin. So next week na po ako magkukwento ng mas detalyado tungkol sa ating temporary City Hall at sa mga plano po rito. Pero talagang mahirap. Konting abala, hindi lang konti, talagang abala yung gagawin natin. Pero excited na po talaga ako. At sana bilang mga empleyado ng ating City Hall ay excited din po kayo. At syempre, ang pangalawa ko pong babatiin, alam nyo, swerte po tayo sa lungsod ng Pasig at ako bilang mayor ay swerte po, ano, dahil meron tayong pangalawang punong lungsod na talagang hindi lang basta nakaupo sa pwesto, hindi talagang tumutulong, masipag. Pag tinignan nyo, kahit sa attendance na lang, ano, talagang ngayon po, nagkaroon tayo ng vice mayor na laging present at laging nagtatrabaho. Kaya sa ating Vice Mayor Dodot, happy birthday sa iyo. Sa mga konsyal, mga department head at mga kawanin ng ating lokal na pamahalan, magandang umaga po sa inyo. Bago po umulan, parang uulan, ano? Parang, ano ba, mga nakarang araw, hindi mo maintindihan kung ano bang gusto gawin ng panahon, ano? Biglang bugso, biglang iinit, talagang baka yan na yung climate change na sinasabi. Kakaiba talaga. Dati hindi naman ganyan ang panahon. Pero anyway, konting paalala lang sa ating mga kawani, sa ating mga civil servant. Lalo na po ngayon, alam nyo naman, tapos na yung filing ng Certificates of Candidacy para sa mga mangandidato sa 2025 national and local elections. Paalala lang po sa ating mga kawani, trabaho lang po tayo, lalo na po sa mga career servant natin, whether permanent or casual. Paalala po na bawal po ang partisan activities. At isa po sa mission natin, ano ako, personal, isa po talaga sa advocacy natin ay ilayo ang biyokrasya natin, ilayo ang ating civil service at ang ating lokal na pamahalaan sa politika. Bukod sa pagtataas ng antas, capacity building, development ng ating birokrasya nga po, ng ating lokal na pamahalaan, kasama po sa mission natin na i-insulate kayo. Kaya nga po natin ginawa yung mass regularization program natin para secure ang ating mga kawani. Diba? Kaya po natin sinimulan yung mass regularization program na yan, na sa totoo lang po, karamihan ng mga politikong nakilala ko, kahit mga kaibigan ko, in-advisan ako na huwag mag-mass regularization program, pero ginawa pa rin po natin dahil tumitindig tayo sa kung ano ang tingin natin ang tama. Ano? Kaya ginagawa po natin yan. Ngayon, alam ko po, may mga iba tayong kasama. Siyempre, may mga kasama tayong aminin natin na medyo, siguro nakaraang ilang dekada, medyo nasanay na talagang medyo mapolitika. So, ito na yung pagkakataon. Kunin natin yung pagkakataon na binibigay sa atin. Kunin natin para trabaho na lang po tayo. Alam ko, 99%. 1% lang siguro yung kausap ko naman. Ano? Kasi yung 99%, karamihan po sa atin dito, lalo na ito, kayo ngayon, institutional sector. So, karamihan po ngayon dito, talagang trabaho lang naman ang hanap, ano, ang habol. Pero siguro may 1% tayo ng mga empleyado na nung nakaraan, nasanay po talaga. Ano, nasanay po na medyo mapolitika. Kaya ngayon, pupunta na tayo dun sa tama. Ano. Ulitin ko po, ano, hindi ako magsasawang ulit-ulitin. Kaya natin ginawa yung mass regularization program at iba pang mga reforma sa HR. Gusto po natin, bukod sa pagtataas ng antas ng ating pamahalaan, gusto natin ma-insulate sa politika. Dahil long term, nakikita natin na kapag excellent, kapag malayo sa politika ang ating biyokrasya, ang ating civil service, ay mas magiging maganda po ito para sa ating pamahalaan. So kung pabor man sa akin o hindi po yan yung point.
Ang point is gawin natin ang mga trabaho natin, huwag natin kalimutan ang code of ethics natin, huwag natin kalimutan yung mga paalala sa atin ng ating civil service, ng CSC, at kung ano yung nakasaad sa batas, strictly sumunod po tayo. Lalo na po, yung mga iba, sa totoo, may mga naririnig po ako, siyempre yung mga iba nga, medyo political, mga iba, nakikisaw-saw pa dun sa mga ibang paninira, whether ano, kung anong side, hindi yun importante ha. Pero ito lang po, isa lang pong sasabihin ko, isang beses ko lang sasabihin ko dito. Sa susunod, magbabanggit ako ng mga specific na tao, magbabanggit po ako ng specific na example, lalo na po, pasensya na po kung sasabihin ko po ito, lalo na po pag dinadamay ang pamilya ko. Ako politiko, kaya tinatanggap ko yan. Mali pa rin, ano, mali manira ng kahit sino, pero bilang politiko, kahit papano tinatanggap ko yan. Pero pag dinamay niyo ang pamilya ko, dito mismo sa flag raising ceremony, babanggitin ko po isa-isa ang mga pangalan po ng gumagawa. No? Kakaintindihan po tayo, ha? Siyempre, ibang usapan, pag pamilya na yung dinadamay, ano, yung mga galing sa katang isip, inuulit, di ba, para sa political reasons, hindi naman tayo papayag na yan ang gagawin. Kunin ko, pati po yung mga ano, reminders din po, para sa, alam ko, hindi natin kasama ang Clean and Green ngayon, pero paalala rin po yung mga election paraphernalia, political paraphernalia. Di ba, ang ganda po sa Pasig ngayon, alam yung pagka may mga ibang kaibigan mula sa ibang LGU na bibisita po sa atin. Minsan, di ba, may nagbe-benchmarking po sa atin. Ang isa sa tinatanong nila sa akin, Mayor Vico, hindi ba uso yung mga tarp mo dito sa Pasig? At sinasabi ko, dito sa Pasig, meron tayong anti-epal ordinance. Basta proyekto ng pamahalaan, bawal maglagay ng mukha o pangalan ng mga politiko. Proud na proud po tayo dyan. Sa pagkakaalam ko, tayo po ang kauna-unahan na may ganyan klaseng ordinansa. Pero kahit hindi po dun sa mga project ng gobyerno, sa totoo, hindi na rin po uso kahit naman sa barangay. Siguro may makikita ka pa isa-isa. Meron pa rin naman. Hindi ko naman sinasabi na totally bawal maglagay ng tarp. Kung may announcement talaga, hindi naman masama yun. Pero kung mapapansinin po ninyo, aminikong vice, mga konsyal natin, wala na kayong makikita ng mga mukha. Kaya instructions ko po sa ating mga kawani, kahit sino po, ano, specifically sa mga Clean and Green natin, pero pati na rin sa mga Peace and Order officials natin, para po manatili, balance po tayo, kahit tarp ko, kung may makita kayo, tanggalin ninyo. Kasi wala pa naman pong campaign period. Pag campaign period, pag private, okay lang. Ano? Pero pag sa public places, ganun pa rin po. Sa mga kable, sa mga poste, public places, bawal po yan. Kaya i-enforce natin, gawin natin maayos ang takbo ng ano dito sa lungsod ng Pasig hanggang campaign period. Ano? So meron kayong instruction ko na yan po. Ano? Pag may nakita kayo mga tarp, pati sa kapulisan natin, lalo na sa mga schools, yan, yung gusto natin, mga kabataan na, turuan na natin ng tama. Habang bata pa lang siya, hindi na yung nasasanay na, di ba, dati pag sa bungad ng school, grabe yung mga tarp, naalala po ninyo, di ba? Ngayon, wala nang ganun, i-maintain na po natin. Ano, so yan po instructions ko sa mga kasama natin para na rin po sa ating mga kapulisan. Last but not the least, para hindi na rin po ako bumati ulit mamaya, ayos kong i-congratulate, una, ang ating mga SPES out of school youth beneficiaries. Natan po yung mga SPES OSY natin, 153 po sila. Sana makatulong po ito sa inyo, yung allowance o sahod na matatanggap ninyo. 60% po niyan ay galing sa inyong lokal na pamahalaan, at meron din pong counterpart ang DOLE o ang nasyonal na 40%. Ano? Doon naman po sa ating mga bagong GIP, ito po ay proyekto ng inyong lokal na pamahalaan, 22 days naman po. Nasaan po yung mga bagong GIP natin? Dito na po ba sila? Ayan po, ano? Ayan, dito pala mga GIP natin. So sana makatulong po ito sa ating mga SPES, sa ating mga GIP. At sana marami kayong makuha dito. At sana maging produktibo ang inyong karanasan sa ating lokal na pamahalaan. Muli po sa ating lahat, maraming salamat. At magandang umaga sa ating lahat. Adjourn na po tayo.